head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those. Into the place, I spot you from a ways. My heart, it started racing. The crowd across the way, flowers on your face, and then I'm from the 80s. Someone keeps blocking my way. I can't feel farther away. Wait on a moment to say that I want you. You know that I want you. And I'm happy to say that I've passed two of my modular exams already with the study tips that I'm going to share to you on this video. Hindi ko napapatagalin pa, let's get right into it. First things first na ginagawa ko talaga guys whenever I study is inaalam ko muna kung ano yung mga reviewers na gagamitin ko for a certain subject or a certain topic. And minai-make sure ko talaga na I use 2 to 3 reviewers. The primary reason as to why I also do this is dahil yung mga gumagawa rin ng exam ay hindi lang naman ni isang reference yung ginagamit nila in order for them to come up with their questions and answers. And kung katulad ninyo ako na mabilis talaga makalimot pagdating sa pag-memorize ng mga information, I think yung paggamit talaga ng multiple reviewers is malaking tulong kasi yung mga information na mabilis makalimutan, nare-repeat mo yan eh, paulit-ulit mo kasi silang na-encounter, kaya paulit-ulit mo rin silang nai-instill sa brain mo hanggang
lang sa, ayun na nga, nakatatak na siya sa'yo. Pero of course guys, meron ding cons ang paggamit ng sandamakmak na reviewers. May tendency talaga na ma-oversaturate yung brain mo. So sobrang dami ng information, hindi mo na alam kung anong ipapasok mo pa sa brain cells mo. Kulang-kulang na nga, mauubos pa, kaka-review. Kaya ako talaga, gumagamit lang ako ng 2 to 3. Kasi nung tinry ko talagang gumamit ng 4, for a single subject lang yun guys ha, wala na oversaturate talaga yung brain ko. And instead na maalala ko pa yung mga information na yun, nakalimutan ko rin sila. Kung kaya ninyo, gumamit lang kayo ng 2 references or reviewers. Pero kung hindi talaga, okay lang naman kung around 1. Pero make sure na high yield lahat ng nakalagay dun sa reviewer na yun. Diba, sinabi ko sa inyo kanina na una kong ginagawa is inaalam ko muna kung ano yung reviewers na gagamitin ko. Once I already know kung ano yung mga reviewers na gagamitin ko, that's the time na gumagawa ako ng schedule for my study period. For context pala guys, hindi ko to nabanggit sa inyo, I'm already a 4th-year intern. Yung mga nare-review na lang namin ngayon is yung mga past subjects namin ng 1st year to 3rd year. So wala na kaming mga bagong subjects pa na need aralin. Like talagang total recall na yung ginagawa namin ngayon. So the way I study currently is I allot 1 week for one specific na subject. Buong 1 week na yon, hinahati-hati ko yung reviewers na gagamitin ko for that week. So let's say I am going to use 2 reviewers. So sa 2 reviewers na yon, hinahati ko siya per day. Like from Monday to Wednesday, ito yung reviewer na gagamitin ko. From Thursday to Saturday, itong reviewer naman yung gagamitin ko. And so Sunday, rest day. So ganun ako gumawa ng study schedule ko guys. So alam mo na kung anong reviewer gagamitin mo, alam mo na rin yung study schedule mo. Sunod naman, kailangan mong alamin kung ano ba yung comfortable na study spot mo. Ako kasi guys, personally, tuwing nag-aaral ako dito sa kwarto, lagi akong inaantok. Nahihirapan talaga ako syempre mag-aaral lalo na kapag kailangan ko mag-absorb ng maraming information kasi imbes na makapag-aral ako ng maayos, nakakatulog ako guys. Kung makikita ninyo doon sa intro ko kanina kung saan ako nag-aaral, meron doon sa dito sa study space ko talaga, meron sa kitchen, tapos minsan nag-aaral din ako dyan sa my terrace namin. So, ayun. Medyo ano talaga, kung saan-saan. Pero I do suggest na meron kayong specific na study spot kung saan alam nyong makakapag-concentrate kayo ng maayos and hindi kayo masyadong maguguluhan. Yan. Yung first thing na ginagawa ko talaga guys, yun yung mga tinitake into consideration ko talaga before I study. Now, itong mga isi-share ko naman sa inyo na tips, ito talaga yung may malaking naitulong sa akin sa journey ko ngayong second semester. First is to join study Twitter. Kasi yung community talaga, very encouraging, very motivating. Hindi sila maramot, mamigay ng mga reviewers. Very helpful talaga yung community. Kasi hindi naman lahat ng mga information na meron sa transcripts from school, yun lang talaga yung information na lalabas sa mga board exams or mock board exams. Akala ko talaga magiging distraction siya for me, pero iba pa pala yung naidulot niya sa akin. And yun, very helpful, kaya mag-join talaga kayo. Next naman are the apps that I currently use. 2 lang naman yung ginagamit ko. I use Anki and also Yolpumta. Yung Anki kasi, para lang siyang Quizlet. Yung primary use kasi talaga ng Anki is for repetition talaga siya. Nakatulong naman talaga sa akin yung Anki. Yung ayaw ko lang is yung kailangan ko pang manually i-type yung mga questions, tapos yung answers. Marami siyang iba't ibang variation, so nakadepende na talaga sa inyo kung paano nyo siya gagamitin. Sunod naman na app na ginagamit ko guys is Yolpumta. And kung familiar kayo sa Pomodoro technique, di ba yung Pomodoro parang nagka-count siya from 60 or 25 up until 0, tapos ikaw na bahala kung ano yung rest time mo, kung 5 or 10 minutes ba, ganyan. Dito sa Yolpumta, instead of counting from until 0, instead of counting from that specific time to 0,
it starts from zero. So, ganito yung interface ng Yolpum Tagay. So, makikita nyo dyan yung kung ilang hours na kayo nagsa-study, and then, nakalagay dyan sa gilid, meron akong module 1, module 2, hanggang module 6. Makikita nyo dyan yung mga groups na kinabibilangan ko. I'm part of the Breakfast Club. Ay, ililink ko siya sa baba kung gusto nyo guys makasama dun sa Discord server na yon, which is managed by Ate Cam. And then, you could see na there are also other students who use Yolpumta, and makikita ninyo yung mga rankings nila dyan. And then, kung makikita rin ninyo, yan yung mga hours that I allot for studying, and yun yung kinagandahan talaga ng Yolpumta, kaya siya nakaka-motivate. Kasi makikita mo kung ilang hours ka nag-a-allot for one particular subject, and sometimes you'll really feel accomplished. Sasabihin mo, hala, grabe, ganito na pala yung na-allot ko na time for a certain subject. Parang tagal-tagal ko na pala nag-aaral dito. Ganun. Kaya very helpful talaga sa akin yung app na to, and nakaka-motivate talaga siya. So, I really do recommend it for you guys to use it. So, baka tanungin nyo ako, magagarantee ba niyan na makakapasa talaga ako sa isang exam or mataas yung makukuha ko? To be honest guys, hindi ko siya magagarantee. Pero magagarantee ko sa inyo, if you really worked hard and kung nadidiscipline nyo yung sarili nyo na mag-aral talaga every single day. And also, don't forget to pray always. Prayer really gives you this certain kind of peace na kailangan mo every time you feel down or you feel na hindi sapat yung mga naaral mo. Kahit na anong aral natin, may mga times talaga na bumabagsak tayo or super baba, like hindi natin ina-expect na ganun yung makukuha nating score kahit na anong aral natin. The numbers don't define your worth. Yung bagay talaga actually na magde-define sa inyo is kung ano yung gagawin ninyo after nyong malaman na ganun ang pala yung nakuha ninyo. We have to move on and learn from our mistakes, and we could use it as our leverage in order for us to not repeat the same mistakes again. So, ayun lang guys. Yun lang yung mga tips na meron ako para sa inyo on how I currently study. Yun talaga yung mga ginagawa ko, and nag-work talaga siya for me, and I hope na mag-work din siya para sa inyo. Syempre, lahat tayo gusto nating makapasa, gusto nating mataas yung score natin. So, kailangan ibigay din natin yung effort para alam natin sa sarili natin na deserve nating makuha yung achievement na yun. So, ayun lang guys. If you like this video, click like, share, and subscribe on this channel for more videos such as this. And kung meron kayong mga comments and suggestions, recommendations for me to do, mag-comment lang kayo dyan sa comment box down below, and I'll make sure, and I'll try pala, to make those videos. So, ayun lang guys. Makakapasa tayo. Tiwala lang. Bye!